What is up everyone? Welcome back to our channel, Diary Nilangga. I'm John Paul. In today's video, gagawa tayo ng reaction video tungkol sa nangyari nung nakaraang linggo, yung mga nag-viral na balita. Nag-viral nga yung isang post na isang teacher sa kanyang Twitter account na magbibigay daw siya ng pabuya kung sino daw makakapatay sa ating mahal na presidente. At ang pangalan nga ng kanyang Twitter account is @RonPrince. At ang sabi niya sa post niya sa Twitter, I will give 50 million reward kung sino makakapatay kay Duterte. Tapos meron pa siyang hashtag no to ABS-CBN shutdown. So bakit niya kaya yung ginawa? Siguro dahil nga merong hashtag na no to ABS shutdown. So siguro medyo ngayon, medyo na ano siguro siya, nagalit siya siguro kasi napashutdown yung ABS-CBN. Kaya siguro ginawa niya yung post na yun. Ewan ko lang pero baka kasi may hashtag na no to ABS, no ABS-CBN shutdown. Anyway, tingnan natin kung ano nga ba talaga yung reason niya, sir. Pero kasi guys, kumalat talaga yung kanyang post at as in nag-viral talaga siya. Tapos kumalat siya sa mga social media, sa Facebook, sa Twitter. Kumalat talaga yung kanyang video, kanyang post na iyon, which is madami talaga nag-react nang hindi maganda sa kanyang post. Pinost niya yun guys is May 5, 2020. So, hanggang sa nung patuloy siyang kumakalat yung kanyang post na iyon, na yun, nakarating talaga siya sa mga otoridad, papunta sa NBI, parang death threat yung kanyang post, di ba? Yung magbibigay ng pabuya para patayin yung isang tao. So, death threat talaga siya guys. So, hindi talaga siya maganda. Pero bakit talaga siya kumalat? Siyempre, yung mga tao ngayon nasa bahay na lang, wala nang magawa. So, internet na lang. So, kaya siguro, mas lalo pa siyang kumalat, especially with this pandemic, di ba? Nakatitig na talaga buong maghapon sa cellphone, kaya siguro parang, ayun, alam mo yun, madali ka talaga sisikat ngayon sa social media. Ang kanyang pangalan po ay si Ronel Mas. So, isa po siyang public teacher ng high school, secondary education. Tuturo daw po siya sa Zambales at madaming nagulat kasi sabi nila mabait talaga to si sir na ito, tapos outstanding siya na teacher. So madaming nagulat, hindi makapaniwala kasi nga dahil sa nangyari kay Sir Mas. So yun nga, madaming hindi makapaniwala kasi nga kagalang-galang yung teacher daw na ito, tapos mabait, tapos outstanding teacher, tapos hindi nila akalain na ganito nga yung kahinatnan ni Sir Mas. So papanoorin natin kung paano nga ba siya nahuli nung time na nahuli siya ng NBI. In interview siya ng NBI sa loob ng isang kotse. So papanoorin natin para malaman naman natin kung ano yung side ni sir, 'di ba? Huwag naman natin i-judge yung tao. Syempre may reason sa lahat ng mga nangyayari. So panoorin natin yung video. I-play ko yung video dito, so let's watch it guys, para may matutunan tayong aral na ito. Again guys, this video hindi ko nilalike si sir. I would like to use this video para maging, alam mo yon, maging lesson sa mga tao, especially uso na ngayon lahat nasa internet na. So kailangan maging lesson sa atin itong video na ito. So i-share ko yung video, panoorin natin yung video ni Sir Mas nung siya ay ini-interview ng NBI. So, let's play it. Ituloy mo. So, would you like to apologize to the president and the people? Eh? So, you're asking an apology? I'm just sorry po. Kay president, you're going to at nang gawa po tweet na yun. So what made you convinced to do that? Sa totoo po ba? Yung pita yung kumbaga kagiging sa loobin ko. Pero walang yun, walang pumapansin. Kaya nagawa ko yun. So naghahanap ka ng attention dun sa Twitter? Yes ko, pero yun wrong move po. Oh, okay. Yun po talaga yung intention ko. Never po kasi sa Twitter ko na nagkaroon ng 20 retweets. Ito po yung totoo. Pero hindi ko po inakala na magiging ganito.
So ngayon na-realize mo na mali ang ginawa mo. Kasi po, painful po. Marami pa po pangalan. So Ronel, naghanap ka lang talaga ng atensyon. Yes po. Naghanap lang talaga ako ng atensyon. So sa kasalukuyan ay nagtuturo ka, di ba? Yes po. Ano na yung school mo? Hindi ko na po sabihin. Okay lang, okay lang. Sige. Marami pa po pangalan. Kaya nang sorry po, talaga. Pero alam ko po kilala ninyo ako. Kilala ninyo po ako personally. So may aral sa itong ginawa mong to? Sobra po. Sobra. Na-depress na po. Okay. Ronel, maliwanag naman na ang pag-amin mo from your heart. So, we will do our best na i-extend ang pag-intindi sa'yo. Alright? National security ang kinahinatnan nito. Seguridad ito ng ating bansa sapagkat kung pinatay ang ating presidente, what will happen to our country? Klaro ko lang po sa ako nakuha yung 50 million. Yes. Para po maging iwang kongkwela, pero mali po talaga yung buto. Kinapatan ko po sa 50 million ni Duterte na pag ano rin sa makaka pag ano ng box. Kaya sorry. I see. So yung sinasabi ni Presidente na 50 million pesos ang kanyang ibibigay sa mga kapag-gawa ng vaccine contra COVID. Meron pa atang sinasabi na he will make it 100 million. Ay, wala po. And then I mean the President, I think. Ay. Parang ganon. Pero ang narinig mo lang ay yung 50 million. So tinapatan mo lang at ginawa mong sangkalan ito para lang mapansin ka. Pero yun po, pinaharong po. Pinakamaliwa ko po. Okay. Thank you. So itong mensahe mong ito, Ronel, ay mula sa iyong puso, hindi ka pinilit sa pagbibigay mo ng mensahe at paghingi mo ng tawad sa ating presidente. Alright. Saksi ang mga magulang mo sa mensahe mong ito at kaming dalawa ni Sir Jerry na nandito sa loob ng sasakyan. So ang karagdagang investigasyon mamaya ay doon mismo natin gagawin sa NBI office. Okay, maraming salamat sa iyo, Ronel. Si Ronel Mas, yung gumamit ng Twitter account na @RonPrince. So yun na nga guys, nahuli talaga si Sir Mas ng ating mga otoridad. Pero again, yung video na ito guys is hindi para laitin ko si Sir. Syempre para magbigay leksyon din sa atin, lalo na sa panahon ngayon, today's generation talagang more in online na talaga. So, ano nga ba yung naging lesson sa atin? Ano nga ba yung masasabi ko as a lesson sa atin mga palangga? So syempre sa pamagitan ng online, kailangan dapat maging maingat din tayo. Hindi yung basta-basta na lang tayo magpipindot ng kung ano-ano. Sabi nga, think before you click. Diba si Sir Ronel, diba? Kita mo naman talaga, sincere talaga yung kanyang paghingi ng tawad. Kasi nga, hindi niya talaga akalain na ganun yung kahinat na nung kanyang post. Kaya guys, think before you click. Isipin niyo muna kung ano talaga yung mangyayari bago kayo mag-post sa Facebook o sa kung ano mang mga social media accounts niyo. Actually, lahat ng tao nasa internet na. Hindi man lahat, but I mean, mostly, karamihan ng mga tao nasa internet na
matatanda, bata, ngipin wala, may ngipin wala. So lahat na sa internet na kasali na sila sa internet. So kaya guys, we need to be careful. May good news naman. So dahil nga sincere na humingi ng tawad si Sir Mas at nakapagbayad siya ng multa. Pero ang kanyang binayad, alam niyo guys kung magkano? It's amounting of 72,000 pesos ang binayad niya para lang makalaya dun sa kaso na iyon. So syempre, 'di ba? Isang post nagbayad ka ng 72,000 pesos dahil lang doon, 'di ba? Parang nawalan ka na ng pera, diba? Na-i-post ka pa sa public, 'di ba? Sa ginawa mo. So we need to be vigilant. We need to be careful sa ating mga pinopost. Nakalaya na po si Sir Mas noong May 19, 2020. So I hope na okay na si Sir ngayon. At saka syempre, hindi lang alam ko, sabi niya nga naging leksyon daw 'yun sa kanya. At hindi lang 'yun dapat sa kanya, sa atin din 'yun, guys. Dapat maging lesson din 'yun sa bawat isa sa atin. Internet talaga, we are really free to speak in public, especially hawak natin yung mga cellphone natin, saan man tayo pumunta, lagi tayong connected nowadays, kaya we need to be careful. Pero sa akin lang din naman na medyo over talaga yung nangyari kay Sir, kasi nga, di ba, madami ngayong mga fake news, madami ngayong nagsislabas sa mga fake news sa social media, pero bakit hindi sila hinuhuli? Bakit itong si Sir talagang pinagtuunan talaga siya? At siya talaga yung hinuli. Sabi nga talaga, kung mabait ka na tao, hanapan ka ng ibang tao nung mali sa iyo. Kaya, guys, we need to be careful din talaga. Dapat magsilbing aral pa rin ito sa atin. Hindi lang sa kanya, kundi sa bawat isa sa atin. So, ano masasabi nyo sa nangyari kay Sir Mas? Ano masasabi nyo sa balitang ito? So, comment down below kung ano yung mga natutunan nyo at anong yung magiging reaction nyo din. Dito na nga nagtatapos ang video na ito. I hope na nakapag-share ako sa inyo ng mga balita sa kasalukuyan nangyayari na kung saan makapagbibigay sa atin ng self-improvement at may matututunan din tayo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to hit the like button. At kung may mga questions ka, suggestions, or recommendations, feel free to comment below. At sa mga subscribers pa ng channel na ito, maraming salamat po. Sa channel na ito, nagbibigay po kami ng libreng free contents for self-improvement, self-development, and life tips and tricks na siguradong makakatulong at mapapakinabangan mo. So if you like this kind of video, so don't forget to hit the subscribe button and hit the bell notification button para updated ka for our next video. At shoutout nga po pala kay Abigail Libon, one of my college classmates. Shoutout sa iyo. And also shoutout din nga pala kay Harlene Hilua at saka kay John Felix, yung magjawang yon. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa panonood at laging updated kayo sa aming mga videos. And last but not the least, so shoutout kay Emmanuel Ramirez. Shoutout sa'yo. Meron pala siyang YouTube channel at ang kanyang pangalan ng YouTube channel ay The Locoman. So, hope guys na subscribe din kayo sa channel niya kasi may mga videos siya patungkol sa mga games, kung mahili kayo mag-games. So, pwede kayong bisitahin yung channel niya and subscribe to his channel. Shoutout sa'yo. Muli guys, maraming salamat sa panonood. Hope na may napulot po tayong aral at leksyon sa video na ito. Muli guys, this is John Paul and I hope you guys have a beautiful day and have a great life. Hanggang sa muli mga palangga, paalam!